Epiphany o Epipania ay ang dakilang pagdating ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ito rin ang pagdating ng tatlong pantas na silang naghandog ng mga regalo sa ating Panginoong Hesus na siyang kaliwanagan na pumarito sa sangkatauhan. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, "Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel." Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin." Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat na kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nilang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello mga Katula Kids! Maligayang Pasko at maligayang bagong taon din. Kumusta ang inyong mga pagdiriwang? Sana napupuno kayo ng tuwa at kasiyahan sa ating pagdiriwang ng Pasko at pagdiriwang ng bagong taon. Ngayon mga Katula Kids, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Epiphania ng ating Panginoon. Ano yung Epiphania? Ang Epiphania ay nangangahulugan ang pagpapakita. At sino ang nagpapakita? Ang ating Panginoong Hesus, no? Ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagpapakita sa atin, no? Siya ay nagpapakita sa sanlibutan. Mga bata, no, naaalala niyo pa ba noong Pasko, gabi ng Pasko, no? Ang Christmas Eve. Ano ang naaalala ninyo sa Ebanghelyo? Hindi ba ang Ebanghelyo ay nagkwento tungkol sa
pagsilang sa ating Panginoong Hesus. No? Siya ay isinilang doon sa sabsaban. At ano ang nangyari doon? No? May isang anghel na nagpapakita sa mga pastol. Ang mga pastol ay nagbabantay sa kanilang mga tupa. At nagpakita ang anghel at sinabi ng anghel ang tungkol sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng anghel na matatagpuan nila ang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. At yun nga, no, natagpuan ng mga pastol ang bata na nakahiga sa sabsaban. At ngayon, mga bata, ngayon naman ay ang ating ebanghelyo ay tungkol sa mga pantas. Mga pantas o mas alam natin sa ngayon ay tinatawag nating mga hari or kings. No, ilan ba ang mga pantas? O ilan ba ang mas kilala nating hari? Ilan sila lahat? Ah, kadalasan sinasabi sa atin tatlo sila, hindi ba? Sinasabi natin 3 kings o tatlong hari. Pero sa totoo lang mga bata, no, sa ating ebanghelyo kanina, hindi po sinasabi kung ilan ang mga pantas. Ang sinasabi lamang doon ay may mga pantas. No, maaaring mas marami pa sila. Pero ang sigurado sa ating mga bata ay may regalo silang dala. At ilan ang regalo? Tatlong regalo o alay ang kanilang dala. Ang una ay ang gold or ginto, no? Gold or ginto. At ang pangalawa ay ang kamanyang or incense. At ang pangatlo ay, no, ang mira or myrrh. Ito yung tatlo regalo na dala ng mga pantas. Pero mga bata, tanong lang po natin, paano pa natuntun o nalaman ng mga pantas kung saan isinilang ang Panginoong Hesus? At paano nila nalaman? O kanina sa ating ebanghelyo, sinasabi may isang tala na nagliliwanag ang nagpakita sa kanila. At yun nga, sinundan nila ang tala. No, naglakbay sila ng napakalayo. Kasi no, galing pa sila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Kaya no, sinundan nila ang tala. Kaya naglakbay sila ng napakalayo. Mga no, libu-libong kilometro ang kanilang nilakbay. Sobrang layo. Hanggang tumigil ang tala sa tapat kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus. At doon nga, no, nakita ng mga pantas ang sanggol na nandoon sa sabsaban. At sila ay, no, talagang natuwa, nasiyahan sila nung nakita nila ang, no, ang bata, ang ating Panginoong Hesus. At ang ginawa nila, sila ay lumuhod at sinamba nila ang bata. At ngayon ay binuksan nila ang kanilang mga regalo. At ano yung mga regalo nila? Una ang gold or ginto. Ang pangalawa, incense or kamanyan. Ang pangatlo ay mira o myrrh. Kaya, no, ang mga bata, ang kahulugan po ng kanilang mga regalo, unang-una yung ginto ay nangangahulugan na ang batang Hesus ay tunay na hari. Siya ay tunay na hari. At ang pangalawa, ang kamanyang or incense ay nangangahulugan na ang batang Hesus ay isang banal or divine. At ang pangatlong regalo, ang mira or myrrh ay nangangahulugan kumakatawan sa kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus. Nangangahulugan ito mga bata na ang batang Hesus, ang kanyang paghahari,
ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakit at kamatayan sa krus. Ngayon mga bata, natagpuan na ng mga pantas ang sanggol, ang ating Panginoong Yesus. Ang mga pantas ay nangangahulugan, no, na kumakatawan sa lahat ng tao. Na ngayon ang Panginoon natin ay nagpapakita sa ating lahat. Mga bata, gusto niyo bang makita ang ating Panginoong Yesus? Gusto niyo ba siyang makita? Aba naman, oo no? Marami sa atin, oh, halos ayong lahat ay gustong makita ang ating Panginoon. At yan din ang ibig ng Panginoon na nawa siya ay makita natin. Pero paano natin siya makikita, mga bata? Paano natin siya makikita? Alam niyo, mga bata, ang Panginoon ay nagpadala rin ng tala para sa atin upang ating sundan, upang nang sa gayon ay makita natin siya sa ating buhay. At sino ang mga talang ito? No? Sino-sino kaya sila? Sige nga, sino sila? Ah, maaaring sila ay ang ating mga magulang, maaaring sila ay ang ating lolo at lola, maaaring ating tito at tita, maaaring mga kapatid natin, si ate at si kuya, o maaaring mga kaibigan, o mga malapit na tao sa atin, mga ninong at ninang, mga kapitbahay, maaaring sila ang mga tala na ipinadala ng Diyos para makita natin siya sa ating buhay. No, hindi ba, no, ang ating mga magulang, no, itong mga talang ito na sinasabi natin, hindi ba ay ginagabayan nila tayo? No? Tinuturuan nila tayo ng magandang asal. No? Tinuturuan nila tayo kung paano magdasal. Sinasama nila tayo upang magsimba. No? Tinuturuan nila tayo na huwag gawin ang masama. Iwasan ang mga maling gawa. At mga bata, kung susundin natin sila, no? Mga magagandang payo, mga magagandang o mabubuting pinapagawa nila sa atin, kung susundin lamang natin, ay matatagpuan natin sigurado ang ating Panginoon sa buhay natin na siya magbibigay ng tunay na saya at kaligayahan sa atin. At ganun din, mga bata, inaanyayahan tayo na maging tala. Tayo rin ay maging tala sa ating kapwa. Nung nakaraang araw, no, naalala ko, tinawagan ako ng aking pamangkin. Tapos nagkwento yung pamangkin ko, sabi niya, "Tito, alam mo ba, Tito, na kaninang umaga, tinulungan ko si Lola na magdilig ng halaman." Wow, napakaganda naman ng kanyang ginawa, hindi ba? Tinulungan niya si Lola na magdilig ng halaman. Alam niyo mga bata, sa ating mga magandang gawa, sa ating pagka mabubuting mga anak, mabuting kaibigan, tayo ay nagiging tala. Tayo ay nagiging liwanag upang nang sa gayon ay makita sa atin ang ating Panginoong Yesus. Ayan mga bata, nawa ang pagdiriwang natin ito ng Epipanya, ang pagpapakita ng Panginoon sa atin, ay nawa, no, sundan natin ang tala na ibinigay niya sa atin upang na sa gayon ay makita talaga natin siya at tayo rin ay maging tala sa ating kapwa upang tayo sa pamamagitan natin ay makikita ang ating Panginoong Jesus na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Yan lang mga bata, nawa, no? Lumago tayo sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating ipinagdiriwang ngayon. At lagi nating katandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Siya nawa. Ipinabatid sa atin ni Father Candy,
ang tatlong regalo na inihandog ng mga pantas kay Jesus. Una, ang ginto, na ang ibig sabihin, tunay na hari si Jesus. Pangalawa, ang kamanya, na si Jesus ay kabanal-banalan. Pangatlo, ang mira na ang ibig sabihin ang pagsasakripisyo ni Jesus at ang kamatayan niya sa krus. At ang tala na siyang naging gabay ng mga pantas patungo kay Jesus ay ibinahagi din sa atin ni Jesus. At alam niyo ba kung sino-sino ang mga tala na yon? Ang ating mga magulang, kapitbahay o kaibigan man, sila ang naging gabay natin patungo sa kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Lagi nating tatandaan, sundan ang kaliwanagan upang makita natin at makamit ang tunay na kaligayahan natin sa buhay.